What's up mga guys, and welcome to my channel, Al Motor Clinic. Kung ikaw ay bago pa sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe pagkatapos ng aking video. So for today's video guys, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng clutch drum o mas kilala bilang natawag na primary clutch. So bakit pa natin siya papalitan? Kung yung motor ay Honda Rison 2.5, so nagkakaroon na siya ng mahina paghatak. So meron siyang nagkakaroon siya ng slide, lalo na't yung motor ay laging umaangat. So nagkakaroon na siya ng kakaibang pwersa, so hindi siya para, katulad noon na mabilis ang kanyang arangkada at sa kanyang paghatak. So yan yung mga simptomas na dapat mong palitan ang iyong clutch drum o clutch bell, kasi yun ang kadalasang problema ng Honda. So sa 110, 125 at saka sa iba pang mga underbone na motor, so yun ang kadalasang mga problema ng mga motor. So kahit nagpapalit-palit ka pa ng clutch lining, so yun pa rin ang nangyayari. Wala pa rin pagbabago yung pwersa at arangkada, may na pa rin yung paghatak. So every time nagkakambya kayo, so wala pa rin nafe-feel yung wala pa rin pwersa. So yun ang kadalasang sintomas na nagkakaroon ng problema ang iyong mga clutch belt. Kung wala kang ideya, so dapat mo itong panoorin para dagdag kaalaman na rin sa inyong mga motorsiklo. So before man natin simulan lang ating video, so nais ko munang i-shoutout ang mga taong nasa baba. So yan sila, nagpa-shoutout sa akin. So simulan natin. So ito na guys. So ito yung sample natin motor. So isa siyang Honda XR-M125. So ngayon ang gagawin natin ay papalitan natin siya ng clutch bell o clutch drum at saka clutch shoe, kasi yung motor niya, ang reklamo niya ay wala pa rin pwersa. So hindi pa rin umangat, nagkakaroon ng pag-slide. So ngayon tatanggalin natin yung muffler, so at buttress para masimulan natin siya. So So mayroon ako ipakitang sample sa inyo guys. So ito yung nangyayari sa kanya. So ito yung mangyayari kapag slide pa rin yung motorsiklo. So ito nakikita nyo. So nagkakaroon na siyang malalim na nipis ng metal. Kaya ito yung nangyayari. Kaya nagkaroon siya ng slide at mahina yung arangkada at pwersa ng yung motorsiklo. So kahit nagpapalit ka pa ng clutch lining ng ilang beses, so kapag ito ang sira, wala pa rin silbi yun guys. So ngayon ito naman yung bagong clutch drum natin. So ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? So sa nakikita nyo, so makapal siya. So ito yan guys, makapal siya. So di tulad ng isa, so nakikita nyo pagkakaiba. So yun ang disadvantage kapag malalim na ito at manipis. So yung clutch line, clutch shoe dito, so mahirap na siyang abutin, kaya nagkakaroon siya ng mahirap na arangkada at pwersa. Every time mo nagkakambya kayo para pang wala pa rin siyang hatak, kasi nga ito ay manipis na. Dito lang dito, so ito yung brand new at original. Nakakahalaga ito ng 2,000 pesos ang kanyang price. So ang clutch shoe naman natin, yung lining niya dito, so kailangan na palitan para match talaga yun. Kasi kung ito lang pinalitan natin, di pa rin makukuha natin tamang timpla ng motorsiklo. So ito naman yung clutch shoe niya. So ito ay original din. Tatlo. So ito yun, tatlo sila. So ang presyo naman ng tatlong ito ay original din ng mga amtlatsyong ito. Ito ay nakakalaga ng 1,500 pesos. So ito ay Honda packing pa rin. So kung magpalit kayo ng ganitong clutch drum, so dapat itong original. Kahit ito ay replacement lang, importante ito ay original. So kung wala kayong budget, pero kung meron kang budget, babili na kayo ng original talaga para masatisfied talaga kayo sa performance ng motorsiklo pagkatapos ito ikabit. So before natin simulan, tanggalan mo natin yung muffler at saka buttress. So magikin na natin. So i-drain natin yung oil niya. Yan, tanggalin mo natin yung oil. Tapos yung crankcase tanggalin na rin natin. So ito na, natanggalan natin yung crankcase. Ito yung papalitan natin guys, yung
clutch bell, so clutch drum. So ito naman yung clutch shoe natin. So hindi natin matatanggal ito kung hindi natin isabay tanggal yung clutch box natin, kasi makasabay yung dalawa. Tanggalin natin itong kanyang clutch arm. Tapos ito namang centrifugal, tatanggalin na rin natin. So ito na, natanggal na natin itong centrifugal. May nut ito sa likod. So yan, may nut siya. So ito na rin clutch bearing. Tanggalin na natin itong clutch bearing. Tanggalin natin clutch bearing. Tanggalin natin dalawang nut ito para makuha na natin yung clutch drum at saka clutch hose. Salwagan natin itong nut ng clutch bearing. Tapos itong sa clutch housing naman tanggalin natin gamit ang pneumatic impact wrench. Yan, tanggalan natin. Napakadali lang magtanggal ng dalawang clutch bell sa clutch housing. Dalawang nut lang ito. So matanggal natin ang dalawa, automatic ma-remove na natin ito. So yan guys. Pero pag pagbalik natin, isabay rin yan, ibalik ang dalawa kasi sabay natin isang binaklas. So ito na, nabaklas na natin ang dalawa. So ito yung pinaka main point natin guys, kung bakit tinanggal natin ito at binaklas. So yan, nakita nyo naman yung sinabi ko kanina. So ito yung dahilan kaya nagkaroon siya ng walang pwersa. So mahina yung arangkada niya. So halos hindi na yun kayang patakbuhin ang motor dahil sa napakalalim na at manipis na ang kanyang loob ng clutch bell. So sa mga original na clutch bell guys, so hindi naka built in yung clutch one way niya. So kailangan tanggalin pa natin ito at ilipat sa bagong clutch bell natin. Kung replacement ang mabili nyo na clutch bell, so may package na clutch one way sa gitna, so nunod nang ilipat yung clutch one way natin na sa gitna. Since original lang binili natin, so wala siyang built in na one way clutch na nasa gitna, so ilipat pa natin mamaya. So ito yung bago nating primary clutch. Ito yun. Ito naman yung papalitan natin. So, nakita nyo naman yung sinabi ko kanina. So tatanggalin mo natin yung one-way clutch niya sa gitna. Tapos ilipat natin dito. So meron siyang circlip sa loob. So itong circlip. So, tatanggalin mo natin itong circlip kasi ito yung nabibigay lock sa gitna. So kuha lang kayo ng circlip nito. Tapos hihila niya pa loob ang circlip. Sa kanya na makuha yung lock. Yan. Yan guys, tapunan natin, tanggalan natin yung circlip. So kung nagustuhan nyo yung video ko guys, at sa tingin nyo yung nakakatulong sa inyo, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share na rin. At pindutin na yung bell icon para lagi kayo updated sa mga bagong video. Tapos marami, mayroon siyang mga maliliit na pin at saka spring. So ito yung nabibigay one week clutch natin sa ating ito. So kunin na natin siya. Pagkatapos itong mga maliliit na pin at spring, so pag matanggal natin ito, magkakaroon ito ng pagbaklas. So atin ay arrange naman natin sa paglipat natin sa kabilang drum. Yan. Tanggalin natin itong mga pin at spring.
Ayan. Tapos, lipat natin ito. Ayan. Ayan guys, nalipat na natin. So, natin ilagay ang pin. Kaya yun ang ginagawa ko guys, kung wala pa kayo idea kung paano maglipat ng conway clutch. Yan. Unahin yung pin. Tapos yung spring kasi madali lang i-install yung spring kasi manipis lang siya. So ito na guys, kapitan natin yung huling spring. So paano ba natin malalaman kung naging successful ang ating pagsauli ng clutch one way na ito? Madali lang guys kasi ipatong natin yung clutch yun ya. So paikotin natin. Kapag umikot siya at in-reverse natin, hindi na siya babalik, yun ibig sabihin nagtatrabaho ng ating conway clutch. Sabag ito yung spring saka yung circlip. So yan lang guys, yan ang dali kung kulit na ay ilipat yung clutch runway. Tapos i-try natin ipatong yung clutch shoe kung magkakaroon ba ng one way clutch. Pag in-reverse natin, hindi na ba siya mag-iikot. Yan o, paikotin natin, okay siya. Tapos i-reverse natin, hindi na siya umikot. So nakakaroon na siya ng pag-stuck. Yan, yan. So ibig sabihin, naging successful ang ating paglipat ng clutch runway. So ganyan kadali guys, gayahin nyo lang ginagawa ko. I-replay nyo lang kung gusto nyo maliwanagan ang aking pag-symbol ng clutch runway sa gitna. So ngayon, ang susunod natin gagawin, since natapos natin ilipat yung clutch runway, so makapalit na tayo ng clutch shoe. So sa clutch shoe guys, kapag replacement ang yung clutch shoe, so no need nang ilipat yung bagong, no need nang ilipat ang ating nulid natin yung pinaglumaan na set ng clutch niya, nulid natin ibalik yung casing niya kasi yung mga replacement ay nakaset na siya. So sa kabaliktaran sa original is individual siya. So ito yun. So kailangan pa natin siyang i-install. So kung wala kayong idea kung paano i-install, so tingnan nyo lang video ko para magkaroon kayong kanting kalaman kung paano natin siya ibalik. At kung ayaw nyo nang makatipid ng oras, kung gusto nyo makatipid ng oras, bilhin lang kayo ng replacement na clutch shoe. Kasi yung mga replacement is naka-built-in na siya. So, no need nang mag-transfer pa ng, at maglagay pa, assemble pa yung clutch shoe. So, sa original is naka-individual siya. So, ito yun ang mahirap. So, at papalitan pa natin itong kanyang pinaglumaan na clutch shoe. So, yun lang guys. Gusto nyo makatipid ng oras, bilhin lang kayo ng replacement. Okay naman yung replacement na clutch shoe kasi tested naman, di naman yun. Ang importante, bilhin nyo itong clutch bill. Itong napaka-importante na bilhin yung original. Kasi kapag local, kadalasan sa mga advantage sa mga replacement is temporary lang yun. So, kapag nagkakaroon ng ingay yung motor, ang alingasa, so ito yung dahilan guys, clutch bill, kapag replacement ang binili nyo. So, nakakaroon siya ng ingay na hindi nyo narinig noon pa. So yun ang disadvantage ng mga replacement. Pero kung wala kayong budget, okay naman replacement. Pero may tunog lang siya na kakaiba kapag in-install nyo. Hindi katulad ng original, so okay talaga. So wala kayong masabi. Kapag meron kayong budget, bilhin lang kayong original. Kung wala, pwede na lang replacement. Tatanggalin natin itong circlip. Circlip lock. Yan. Tapos, so ito na guys, tanggal natin yung replacement. Circlip na circlip. Tapos itong parang washer niya. Tapos ito namang pangalawang washer niya. Sa gitna. Ayan. Ito na guys, nakita na natin yung loob ng
clutch yun. So tanggalin na natin siya. Ayan, umangat na siya. Yun ang itong kadalasan sa problema sa mga bibili kayo ng original. So, kailangan nyo pang i-symbol. Ito tulad ng mga replacement. So, no need na. Plug and play na. Easy install. Itong binili ng mayari is original. So, yun. Kailangan pa natin palitan ng signing. So, meron kayong budget, mas maganda bili kayo ng set talaga na clutch, the clutch belt saka clutch lining para maganda talaga yung resulta ng yung motor. So ito na guys, tanggal na natin yung clutch shoe. So ang gagawin nyo lang, itutulak nyo lang sa pataas yan, hanggang sa matanggal siya, unti-unti lang yan. So ganun lang guys, tagatsaga lang. Ayan. Ito yung casing niya. So gawin natin, kukunin niya yung spring. Ayan. Spring. Tapos lipat natin sa kabila. Tapos tanggalin natin nasa gitna, itong spacer niya. Ayan. Itong spacer tanggalin natin. So ito na guys, yung tinanggal nating rubber, so ibalik natin yung sasadat sa kanyang paglalagyan kasi ito yung spacer niya sa lalim. So ito na guys, nakabitan natin yung roller, ito. Itong mga roller na ito sa lalim na nakakahit sa sentro. So lagay na natin yung spring. Nasa inyo na, sa inyo na inyo guys, kung nasa inyo na kung paano nyo install yung clutch shoe, depende na rin sa inyo kung anong mga diskarte nyo. Kung paano nyo ibalik yung spring, so nasa inyo na kung paano yung diskarte nyo. As long as kung saan kayo komportable. So na guys, kaya yun lang ginagawa ko guys para hindi kayo mahirapan kung paano ibalik yung spring. Kung gusto niyo yung video ko guys, huwag niyo kalimutan sana mag-like, mag-share, subscribe na rin sa aking channel para updated kayo sa aking mga bagong video. So yun na guys, nakabit na natin yung tatlong clutch shoe.
So, ito yung clutch spring natin. Spring na rin sa clutch shoe. So, balik natin yung washer niya sa ibabaw. So, ito yung washer niya. Tapos na washer na to. Tapos, balik natin yung spring. Circlip. Yun lang ka simple guys, kaya yun lang ginagawa ko guys. Kung nahirapan kayo kung paano ikabit yung clutch shoe nyo, clutch lining ng clutch bell. So matapos natin ibalik to guys, lagay natin sa kanyang clutch bell. Try natin kung magkakaroon siya ng one week clutch. So ito, lagay natin siya. Yan. So okay na, so ready natin siya ibalik sa motor, sa makina ng Honda Aris 125. So ito na, balikin natin siya sa kanyang makina. So ito yung set natin ng bagong clutch shoe at saka clutch bell. So ito naman yung clutch housing natin. So sabay natin siya tinanggal, sabay natin siyang ibalik din. Ayan. Yan, nabalik natin guys. So, lagyan na natin yung nut niya. So, siguruhin natin na yung counter gear niya. So, ito. At itong clutch housing ay nakatapat. Para iwas damage sa gear natin. So, yan. Lagyan natin siya ng nut. Ito na. So, ito na. At, ipitan na natin yung dalawang nut. So itong natang clutch bell natin, kita na rin natin. Lansang Chris, so para hindi kayo mahirapan guys at mahulog ito, so kadalasan kasi sa initong
clutch, clutch lifter na at mga ball bearing, ito is mahulog siya. So lagyan niya lang ng kaunting grasa dito sa gitna ng clutch bearing. So dito guys, lagyan niya siya ng kaunting grasa. Ito yung discard. So lagyan niya ng kaunting grasa dito sa gitna para hindi siya mahulog. Kasi sa iba, nahirapan sila na ilagay itong clutch lifter. So lagyan niya ng kaunting grasa para hindi yan gagalaw. So naka-stipot lang yan. Yan. Kung kayo lang mag-isa ang magtrabaho ng motor, wala kayong backup, so lagyan natin sa guide niya. Ito. Gitna. So yan. Kasi kapag walang grasa guys, so mahuhulog yan. So lagyan na rin natin yung crankcase cover niya. Dandahan lang para di mahulog yung nasa gitna. Tumog yung mga pilip. Lagyan natin yung bolt lock para matry natin yung andarin yung motor. So i-check na rin natin yung up clutch nya, so kung naging okay ba. So adjustan natin yung adjusting bolt ng clutch. Yun lang guys, yung mga ginawa ko kanina. So, kung yung motor ay nagkakaroon ng problema sa pwersa at hatak, so mahina ang arangkada niya sa tuwing dumadaan kayo sa matitirik na mga highway. So, yun ang kadalasang problema niya guys, ang kanyang clutch bill. So, kahit magpalit-palit pa kayo ng ilang beses ng clutch lining, so yung wala pa rin pagbabago. So, yun na guys, ang sintomas niya. So, ano ba mga dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang sitwasyon ng mga makina nyo at saka clutch bill na nagkaroon siya ng pagnipis at nasisira. Kasi depende yan sa paggamit ng yung motorsiklo. Kung yung motorsiklo ay ginawang pangkabuhayan araw-araw, so yun na yun, nakarepende na yun sa paggamit mo sa clutch. So kung lagi kang umangat ng mga daanan na matirik, so kapag nagagaling ka sa high gear, low gear ka agad, para kasi yung clutch bill siya yung nabibigay pwersa ng motor para malakas yung arangkada. So kung hindi kayo bumaba sa low gear, so yun ang madaling masisira. Kaya nagkakaroon siya ng pagnipis sa kanyang metal. So yun guys, at nakarepende rin sa operating period ng yung motor. So yung motor ay kung service lang, isang araw, pangalawa lang tumakbo, umaga at hapon, so matagal rin masisira. Pero yung motor ginamit kong pangkabayan, talagang habal-habal, o kahit anong klaseng trabaho, basta mataas yung operating period ng motor, so yun ang isa sa dahilan na masisira talaga ang clutch bill. Yun yung mga dahilan guys. So ito na, natapos na natin bilik yung crankcase. So i-adjust natin yung clutch natin sa dito para makuha natin yung timpla. So i-release natin siya hanggang sa nagkaroon siya ng last na adjustment. So ito na, ito na guys. Sa last na adjustment niya, dito, ito yung last adjustment niya sa counterclockwise na rotation. So, i-rotate nyo pabalik ng 180. Yan. So, tapos, saka nyo mag-ihipitan yung nut sa gitna. Lagyan nyo lang ng flat screw sa gitna, sa center bolt para hindi siya magagalaw. So, itong nut lang ang ipitan nyo. Yan ang paraan guys kung paano mag-adjust ng
clutch. So, so balik natin yung kickstarter nya. So ngayon guys, ang kulad natin ay putres, lagyan din natin ng oil tsaka yung tambutso. So ito na guys, natapos na natin ibalik yung putres at saka muffler natin. So try natin sa paanda rin kung meron sa half clutch. So apakan natin yung change pedal niya kung hindi siya tatakbo. So kung hindi siya tatakbo, ibig sabihin na lagi successful lang natin pag-collect ng clutch drum at saka clutch shoe. So try natin. Ayan guys, ayan guys, ganun na saka lakas ang kanyang pwersa at saka arangkada. So nakita nyo naman parang nagkakaroon na ng pagbabago ang kanyang pwersa. So yun lang guys, sa araw na ito, sanay nagdadagan ko yung kalaman kung anong nanggami, anong dapat nyong gawin kapag yung motor ay nanghihina na saka may yung arangkada niya saka yung hatak, so nagbabago na. So kahit anong palit ng clutch lining is yun pa rin. So sa video ko ito guys, dadagdagan ko yung mga kalaman at idea kung paano susolusyonan ang inyong problema sa inyong makina para mabalik yung pwersa ng motor. So salamat sa panood at huwag niyong kalimutan sana mag-like at subscribe at pinutinan ng bell icon para lagi kong update sa aking mga video. Mag-ingat sa rest pa man ninyo. God bless ating lahat.